Bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Hawaii kung saan na-exile noon ang kanyang pamilya matapos ang EDSA People Power. Bago yan, dumaan din siya sa SpaceX facility sa Los Angeles, California. Live mula sa Honolulu, Hawaii, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Mase, ano pa ang nasa agenda ngayon ng Pangulo? Jess, nasa huling yugto na nga ng kanyang U.S. trip si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na dumating ngayong gabi dito sa Honolulu, Hawaii. Pero bago yan, ilan pa yung kanyang mga aktibidad at pulong na dinaluhan sa Los Angeles kanina. Mula sa Los Angeles, dumiretso na si Pangulong Marcos dito sa Hawaii. Ito ang unang beses na bumalik siya sa Hawaii mula nung ma-exile ang pamilya Marcos mula 1986 hanggang 1991 pagkatapos ng People Power Revolution. Tiyempo pa ito sa ikapitong anibersaryo ng paglalagak ng mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ang unang agenda rito ni Marcos Jr. ang pagharap sa Filipino community sa Honolulu. Malaki raw ang pasasalamat ng pamilya Marcos sa mga Pinoy na narito nung ma-exile siya. Let me say what I have waited very long time to say. Aloha! We landed here with nothing. Even ultimo yung damit namin, silang nagbigay. Silang nagpapakain sa amin. Pati yung mga appliance doon sa Makiki, silang nagdadala. At pagka kami nalulungkot, sila ang nagpapasaya sa amin. Kung hindi sa inyo, palagay ko, wala na yung pamilyang Marcos. Present nga rin kanina sa Philcom ang dating PSG command ng pamilya Marcos. So you make sure that you go back to all of those people who went out of their way to keep us comfortable, to keep us alive, literally alive. And that is something that I will carry in my heart, that the Marcos family will carry in my heart. We tell our children about this. Bago matapos ang talumpati, nag-alay ng maikling sandali si PBBM para sa mga biktima ng wildfire sa Maui. Let us share a moment of silence with, as we remember those who perished in the devastating wildfires in Maui last August. Sa kabila ng mainit na pagtanggap ng mga kababayan natin dito kay Pangulong Marcos, hindi pa rin siya nakalusot sa mga kilos protesta dito sa Hawaii. Sa labas lang mismo ng venue, iginiit ng Hawaiian Filipinos for Truth, Justice and Democracy na hindi nila malilimutan ang ginawa noon ng mga Marcos sa ating bansa. Murderers and thieves like him and his family do not deserve any warm welcome, do not deserve aloha from, you know, from people from the Filipino community and the Filipino people here. Jess, mag-aalas 12 na nga ng hating gabi, araw ng Sabado dito sa Hawaii. At kahit alanganing oras, nagsagawa ng Zoom meeting itong si Pangulong Bongbong Marcos habang nasa working visit siya para kausapin yung kanyang disaster relief or disaster response team. At ang ibinili niya nga dito sa kanyang miyembro ng disaster response ay tiyakin na dire-diretso yung pagbibigay ng relief operations dyan sa Mindanao, lalo na doon sa mga naapektuhan ng pagyanig ng lindol. Sinabi rin niya na kailangan tutukan ng husto yung posibleng aftermath dyan sa Mindanao. Samantala, bukas, dito pa rin mananatili sa Hawaii si Pangulong Bongbong Marcos at inaasahan na dadalo siya sa Indo-Pacific Command. Bibisitahin niya yon at meron din siyang ilang mga otoridad na makakausap tungkol naman sa issue ng West Philippine Sea. Bago siya bumalik dyan sa Maynila, haharap siyang muli sa mga miyembro ng media para bigyan tayo ng update tungkol sa mga nangyari dito sa kanyang working visit. At inaasahan naman na makakauwi na siya sa Maynila sa Lunes ng gabi. Jess? Maraming salamat. Nag-uulat mula sa Hawaii, Maricel Halili. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.